Mga kababayan, ito pala si Mr. Kabuloy, nakakatakot. May banta pala ito siyang iniwan na magkakaroon ng mas higit pang mga kalamidad na darating kung hindi magsitigil itong nang-uusig sa kanya. Ito pa'y sinabi niya, kamakailan lang, hindi naman gaano katagalan pa, buwan pa lang naman na nakalipas, na may magkaroon ng mas higit pang mga kalamidad na dadaan sa buong mundo kung ang mga umuusig sa kanya hindi magsipagtigil. Pakinggan nga natin mga kapatid ang kanyang sinasabi. Usig sa kanya. Sinabi yan ng self-proclaimed appointed son of God sa kanyang Sunday service sa Davao City. Ayon pa kay Kibuloy, lumutang at kumalat ang Omicron variant dahil sa pagtrato sa kanya ng publiko. Naku, yun nga po ang nakakatakot dyan. Mr. Kibuloy, nakakatakot ka pala eh. Naku, tunay nga siguro ang son of God ito kasi magkakaroon. Magkakaroon nga siguro dahil nagkaroon na nito nakaraan na mga pandemic, buong mundo. Pero abangan natin mga kababayan, hintayin natin. May sasabihin siya sa video na ito. Magdurusa raw lalo ang mundo kapag hindi tumigil ang ganitong pagtrato. Delta virus variant of the COVID-19 is only an introduction. Nako, mas katakot ka pala Mr. Kibuloy. Introduction pa pala yung nangyari na dalawang taon na nagkaroon tayo ng pandemic. Nako, handa, magsipaghanda na kayo dyan. O kayo dyan, Mr. President, BBM, Mr. Tory, kayo ang nagpapahirap. Baka magkakaroon nga naman at nakakatakot na mga pangyayari sa ating buhay na ito dahil itong pagbabanta ni Mr. Kibuloy, may kakaiba. Sipin mo naman, son of God ito. If you keep on hurting, persecuting, and harming the appointed son and the kingdom, you will see much worse than the Omicron virus. The way you treated the appointed son here is the way this world is going to receive its judgment. Nahaharap. Nako mga giliw. Mga kababayan, magsipaghanda to tayo dahil ito na nga ngayon. Dumating na ang pagkakataon na si Mr. Kibuloy talagang tinutudo-tudo na ang pag-uusig sa kanya. Andiyan na nga siya ngayon, patong-patong ang hinaharap niyang kaso sa batas ng tao. Hindi lang sa Pilipinas, maging sa ibang bansa. So magsipaghanda na kayo dyan, Mr. President, BBM, at saka ikaw dyan, sino bang magiging presidente sa ng Amerika dyan? Magkakaroon ng matindi. Hindi lang siguro kagaya nung nagdaan na medyo taon lang nakalipas, nawala na. Ito, mas matindi. Magsipaghanda tayo dahil siyempre sabi ba naman niya anak siya ng Diyos, son of God. At siya ang may-ari ng buong sanlibutan, pati kaluluwa natin ay hindi tayo makakarating sa Ama kung hindi dadaan sa Kanya. So mga kababayan, ito lang naman is isang reaction lang naman sa mga sinasabi ni Mr. Kibuloy. Diabangan natin ang susunod na kabanata. So mga kababayan, kung inyo nagustuhan itong ating ginagawang pagbabalita sa inyo, ay don't forget to click, subscribe, and pindot ng ating bell button dyan sa baba upang tayo magkasama-sama pa sa bandaroon. Maraming salamat mga kababayan. Hanggang sa muli, magandang araw at bye-bye na po.